The door of Lucas' room is still open. Kung kaya't, kitang-kita ko si Maristella na nakaupo sa gilid ng kama at umiiyak. Oh, she looks so pathetic. It seems that she's still lost in her thoughts na hindi man lamang niya ako napansin. So I cleared my throat to get her attention. And I did not fail. Nakuha ko nga ang attention niya. At ganun na lamang ang pagtalim ng mga mata niya nang makita niya ako. Dali-dali din niyang tumayo at pinahid ang mga luha na nagsisipaglaglaga na sa kanyang mga pisngi. It's like she didn't want me to see her in her weakest moment. Matatalim pa rin ang namumula niyang mga mata na lumapit siya sa akin. What do you want, slut? Puno ng galit na tanong niya sa akin. I stood in the middle of the doorway. Slut? Akala ko ba nagkasundo na tayo? That we will try to get along, Maristella. Bakit naman ganyan ang pakikitungo mo sa akin? Also, I just came here to check on you. Narinig ko kasi na parang nagtatalo kayong dalawa ni Lucas. And I heard you screaming and yelling at each other. So, I came here to check on you. Umaarteng inosente ko naman na tanong na balik sa kanya. I even put on worried and concerned look on my face as I look at her. She scoffed. Cut the axilina. Tayong dalawa na lang ang magkaharap kaya tigil-tigilan mo na yung bait-baitan acting mo. Napakatalim ng pagkakabigkas niya ng mga salitang yon, as if she's trying to stop me with her words. And what she said caused me to change and Fox's innocent and concerned expression on my face with a mocking grin. I never imagined my mere existence could have such an impact on your relationship with Lucas. I thought I was irrelevant to you and that I did not pose a threat on you. But it seems that I was wrong. Lalong kumuyo ang mga kamao ni Maristella at tumiim din ang kanyang mga bagang. Nababanaag ko sa kanyang muka ang pagkasuklam na nararamdaman niya para sa akin. And it only made my grin grow wider. Ah, Maristella's mad and threatened look will never not amuse me. If you think you can ruin our relationship, you're wrong. Am I? Pagputol ko agad sa sinasabi niya. Because to me, it looks like your relationship is already in ruin. Pang-iinis ko pa sa kanya na effective naman dahil halos umusok na ang ilong niya sa sobrang galit. Amusing me even more. Humakbang siya ulit palapit sa akin and move her face close to mine. Hanggang sa isang tangkal na lamang ang layo ng mukha namin sa isa't isa. And with her eyes getting bigger, her nostrils flaring, and her teeth creeping in pure hatred, she said, Listen, you bitch. Whatever schemes you have, I'm not going to let you do it. I'm not going to let you succeed in whatever plans you have. I am not going to let you take Lucas away from me. You've already done it once, and I'm not going to let you do it again. Not on my watch. Is that why you decided to come here and live with us? On your own? Because you feel threatened? Because you're afraid I'll take Lucas away from you? That he'll fall in love with me and choose me? Lucas will not choose you. He never will. Mabilis niyang sagot sa sinabi ko habang nag-iigtingan pa rin ang kanyang mga panga. Hindi ka niya pinili noon at hindi ka pa rin niya pipiliin ngayon. Ako ang mahal niya. Then why did he postpone your wedding? Pagputol ko ulit sa sasabihin niya, ang nanglalaking mga mata ni Maristella ay lalo pang nanlaki dahil sa sinabi ko na siya namang ikinatawa ko. What? Did that surprise you? How did you... Did he tell you? I noticed her expression change, as if she realized something. At pagkatapos noon, bigla siyang napaatras at tumawa. Tawa na para bang hindi siya makapaniwala. I was right all along. You are the reason he abruptly decided to postpone the wedding. It was all your doing. Muli akong tumawa at sinagot siya. Hey, seriously, Maristella? Ako na naman talaga ang sinisisi mo? Lahat na lang ba ng gulo na mangyayari sa relasyon ninyo ni Lucas, isisisi mo sa akin? At bakit hindi? Mula nang bumalik ka sa buhay namin, naging magulo na ang relasyon naming dalawa. Mula nang bumalik ka, nagbago na si Lucas. And I know na may kinalaman ka sa kung bakit nagbago si Lucas. You may have fooled them, Selena, but not me. And why did you came back anyway?
Is it to take Lucas away from me again? Or is it your way of trying to get back at me? Get back at you? And why would I do that? I already have a happy life in Canada, Maristela. I have a stable job. I am surrounded by good people and lots of guys who adore me. Kaya bakit ko naman nanaisin pa na sayangin ang oras ko sa paghiganti ko sa'yo? At sa tingin mo, maniniwala ako sa'yo ha? Kilala na kita si Lina, kaya huwag mo na subukin na paikutin pa ako sa mga palad mo. Nang gagalaiting sabi niya, umiling naman ako. Bahala ka sa kung anong gusto mong paniwalaan. Wala akong pakialam. Anyways, talking to you will be pointless din naman. So I'd rather just leave. At para na rin makaiyak ka na ulit. Nang iinis kong sabi sa kanya, saka ko siya tinalikuran. Akmang aalis na sana ako nang lingunin ko siya. At upang lalo pa siyang galitin, I told her, just a piece of advice, Maristela. Huwag mo masyadong higpitan ang tali mo kay Lucas. Sabi pa naman nila, kapag lalo mo daw hinihigpitan, lalo daw nag-aasam na makawala at makatakas. Ikaw rin, baka kapag nakawala at nakatakas si Lucas, hindi na siya makabalik pa sa'yo. At umalis na ako ng may ngiting tagumpay. Another point goes to Selena, I whispered to myself while grinning. At lalo pa na lumawak ang aking ngisi nang makapasok na ako sa aking kwarto. Check my phone on the bedside table and notice a text message from Lucas. I need you. Yun ang nakasaad sa mensahe. Nasinamahan pa niya ng address. It seems that I'm getting another point, I told myself again. Still grinning from ear to ear. Malamig na ang simoy ng hangin na tumatama sa mukha ko at kalmadong mga alo ng dagat. Peace and calmness. This is what I need right now. Pagkatapos kong umalis ng bahay, walang direksyon ako nag-drive hanggang sa namataan ko ang lugar na to kung saan iilang tao lang ang nakikita kong tumatambay na ngayon ay unti-unti nang nagsisialisan. Maybe because it's starting to get late and this place is really dark kaya hindi na sila nagtatagal sa pananatili dito. Ang liwanag na lang na nagmumula sa kotse ang siyang nagsisilbing ilaw upang makita ko ang dagat. I am holding a can of warm beer. As I sit on the hood of my car while staring at the calm sea, yun lamang ang ginagawa ko as I wait for Selena to arrive. Yes, I ask Selena to come. And I know I am mad for doing that when Maristela and I just fought because of her. But I don't know why, but after my fight with Maristela and how upset I was, I suddenly had a urge to see Selena and be with her. I just have this feeling that seeing Selena and talking to her might calm me down. And so I sent a message to her, telling her I need her, and including the address of where I am right now. I did not receive a reply, but I know she will come. I just know she will. And I was right, because just after almost an hour of waiting, she finally arrived. Lucas! She called out to me after she parked her car. I'm here! Sagot ko naman sa kanya. Selena then began walking towards me, holding her phone as a light so she could see her way to where I was. Pinatay lamang niya ang ilaw sa kanyang telepono nang sa wakas, nasa harap ko na siya. Hey! She said with a small smile. There it is, her face, her smile, and her voice. I was right again, seeing her definitely calm me down. Hey! Tugon ko naman sa kanya. I'm glad you did not get lost. Wanna sit beside me? I asked as I tapped the space beside me. Kaagad naman siyang kumilos at umupo sa tabi ko. Mukhang marami ka nang nainom ha, wika niya. Sabay tingin sa can beer na hawak ko at sa mga lata na nasa baba ng aking kotse at pawang wala ng mga laman. It's fine, di pa naman ako lasing. Sagot ko naman sa kanya. Hindi naman na nagsalita pang muli si Selena. Pagkatapos ay sinabi ko, at itinuon na lamang ang kanyang mga mata sa madilim na lugar. Malawak at kalmadong karagatan. At dahil sa dagat na katuon ng mga mata niya, nagkaroon ako ng chance na natitigan ang mukha niya. She really has changed so much. Her face, her mannerisms, the way she talks, and even the aura that now surrounds her is totally different. Gone is the gentle, understanding, and kind Selena that we all know. No one would even think that she is that same nerdy Selena na dati kong asawa.
And honestly, I don't know if I should be glad or guilty that she became like this because of me. Seems like there are a lot of things that I don't know. I heard you and Maristella, Celina suddenly said, which surprised me a little. She then looked at me and met my eyes. It seems that she already had a hunch on what's going on between us. I took a sigh before I averted my eyes towards the sea. Yeah, she suspects that you're the reason why I suddenly decided to postpone our wedding. She's not wrong though, unless you have another reason why you postponed your wedding. Binalik ko ang tingin ko sa kanya. Nakakunot ang noo na tinanong ko siya. Another reason? Like what? She shrugged first before she answered. Like how you get tired of always being the second choice. Like how you finally had enough of how Maristella always prioritizes her modeling career over you. I smiled bitterly. You heard that as well, huh? Instead of answering, Celina just shrugged. She then just stared at me intently, as if she was waiting for me to open up to her. Waiting for me to let out and voice out my frustrations. And so I did. I started telling her everything that I felt. Bumuntong hininga muna ako sa pangalawang pagkakataon at tinuon muli sa malawak na karagatan ang aking tingin. Saka ako nagsalita. Maristella is my first love. I have known her since high school. But it was only when we were already in college that I realized I was in love with her. And after realizing what I truly felt for her, I didn't waste any more time. I confessed to her and found out that she has been in love with me since high school. After that, we started dating, but we were discreet about it. Only our closest friends knew about our relationship. We were so happy. We were so in love. And we thought we would be together for the rest of our lives. That we even had already planned our future together. But then, that happened between us. And I was left with no choice but to marry you. Pagkatapos nagpa siya ako makipaghiwalay kay Maristella. I swear, sinubukan ko makipaghiwalay sa kanya. Ngunit hindi siya pumayag dito. Sinabi niya sa akin na hindi niya ako kayang bitawan. Na mas gugustuhin niyang mamatay kaysa makita kong nagtatayo ng isang pamilya na kasama ay ibang babae. Naging mistress ko siya kahit na ang ibig sabihin nito, mawala ang lahat ng bagay na mahalaga sa kanya. Wala si Maristella. Tapos sinabi niya sa akin na ayos lang siya sa pagiging mistress ko. At gayon nga ang ginawa niya. Lahat ng pinili niyang makasama ako, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang dignidad. Kaya, kahit na naanal na ang kasal namin, walang nagbago. Sa mata ng lahat, nakakadiri pa rin siya, homewrecker. Ngunit hindi niya pinansin ang lahat ng to, siya pa rin ang natili sa tabi ko sa kabila ng lahat. Puot at criticism ang nakuha niya, and for that, I fell in love with her even more. I promised myself that I'll stay by her side just like how she chose to be with me sa kabila ng judgment ng society natin. Muling naging masaya kami. Masaya lang kami magkasama. At pagkatapos ay dahan-dahan nagsimulang umangat ang kanyang karera sa pagmumodelo. Nagsimula siyang makakuha ng trabaho at naging kilala ang kanyang pangalan. Naging abala siya sa paglipas ng panahon. At nagsimulang bumaba ang oras naming magkasama. Pero okay lang ako. Dahil alam kong nag-iisang dahilan kung bakit si Maristella ay nagtatrabaho ng gusto sa kanyang karera sa pagmumodelo. At ito'y dahil sa kanyang mga magulang. Gusto niyang ipakita sa kanila na siya ang mabuti at ayos na siya kahit wala ang kanilang tulong at mga koneksyon. Gusto niyang ipakita sa lahat na hindi siya mali sa kanyang mga pinili, na ang kanyang desisyon na piliin ako kaysa sa kanila ay hindi walang kabuluhan. At saka masaya rin ako na makita siyang masaya sa pag-abot ng pangarap niya. Oo, masaya ako na nakikita ko siyang ginagawa ang gusto niya. Pero bukod doon, nagigilty din ako dahil alam kong ako naging dahilan ng buhay niya. I smiled bitterly again. Tama ako. Ako nga nagdala ng gulo sa buhay ni Maristella. Kaya I continued talking. Then the time came where she got even busy. Nagsimula pa siyang makakuha ng mga trabahong modeling sa labas ng bansa na mabibilang lang sa kaliwang kamay ko. Ang oras kung saan kami magkasama, wala na kahit sino na nakakagambala sa amin.
Pero kahit ganun, nanatili pa rin ako na mahalin ko siya. At kaya sa wakas ay nagpas siya ako mag-propose sa kanya. At sinabi niya kaagad na hindi man lang nag-iisip ng 2 beses. And since we are already engaged, I thought that somehow she would somehow take a rest from modeling. Since we will be busy in planning everything about our wedding. Dahil ang gusto niya, maging hands-on daw kami sa kasal naming 2. But I was wrong. Hindi siya nagpahinga. Sa halip, kumuha siya ng maraming trabaho at nag-alok ng higit pa. Tinanong ko siya kung bakit, pero ang sabi niya lang, gusto niyang kumuha pa ng mga trabaho habang hindi pa kami kasal. Since once na ikasal kami, hindi na siya masyado magkakaroon ng time sa modeling. Pero alam ko hindi mangyayari yun. Lalo na ngayon na nasa tuktok na siya ng kanyang karera. Kahit ganun, sinubukan ko pa rin maging maunawaing fiancé. Nagpatuloy ako sa pagpaplano ng kasal kahit na kailangan kong gawin ang lahat ng mag-isa. Siyempre, nag-alit ako. Nag-alit akong isipin na napabayaan ko siya. Pero tinago ko sa sarili ko dahil gaya ng pangako ko, mananatili ako sa tabi niya at susuportahan siya kung ano man ang desisyon niyang gawin. Tulad ng pagtira niya sa akin. At pipiliin ako. Pero, but now, you suddenly got tired. Pagputol ni Selena sa mahabang istorya ko, siyang dahilan upang mapatingin ako muli sa kanya. Now you finally realize that you are tired. You are tired of being neglected, of not being her priority. And you've got tired of Maristella's selfishness, am I right? Tanong ni Selena, habang matiim siyang nakatitig sa aking mga mata. Napalingon ako. Gusto kong sabihin na mali siya, na mali niya lahat. Pero ayaw ng puso at isip ko. Siguro dahil deep inside me, alam kong tama siya. Pagod na talaga ako. Sapat na. Itinaas ni Selena ang kamay niya at sa mabagal at banayad na paraan, sinimulan niyang haplusin ang pisngi ko na nagpabilis ng tibok ng puso ko. And for some reason, hindi ko malis ang tingin ko sa kanya. Nilapit niya ang katawan niya sa katawan ko at nilapit niya ang mukha niya sa mukha ko hanggang sa halos magkadikit na ang dulo ng aming mga ilong. At sa malumanay na boses, sinabi niya, kung narito ako, hindi ko gagawin ang mga bagay na yun sa'yo. Over you, and you will always be my priority. Just like what I had always done when we were still married. Ikaw kasi, nakahanap ka ng ginto. Mas ginusto mo pa rin talagang mapunta sa bato. Selena, but it's all in the past now. And no matter what I say now, it would not change what happened in the past anymore. Kaya imbis na bumalik ka sa nakaraan, bakit hindi ka sumama sa akin? Nakangiti niyang tanong. Para saan? Sa lugar kung saan makakalimutan mo ang lahat ng nangyari sa iyo ngayon. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya na siyang ikinatawa naman ni Selena. Mula sa paghaplo sa aking pisngi, ikinulong niya ang aking muka gamit ang kanyang mga palad. And with a naughty grin on her face, she said, just trust me. Remember what I told you at the bar? I am good at taking away problems.